Sa mga tatamad-tamad na empleyado ng gobyerno, may babala sa inyo si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi rin niya ito papalampasin at tatanggalin sila sa pwesto. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Tayo, naghahantay rin tayo, so kailangan din nating madalian. Medyo mainit sa loob. So marami nagre-reklamo na yung employees daw naka-aircon, tapos yung mga nag-a-apply, walang aircon. Ikaw ba nag-absent ka ngayon? Opo, nag-absent lang. Gano, ilang oras ka dito sa ahensya na to? Simula po alas 9 hanggang ngayon. 9 a.m. hanggang 3 p.m. ka? Opo, so dami rin siguro ng tao eh. Sa ilang ahensya ng gobyerno, maririnig ang ganitong reklamo. Matatapos na nga kaya ang kalbaryo ng publiko ngayong may babala si Pangulo Duterte sa mga empleyado ng gobyerno na tatamad-tamad. We are paid by the people to work 8 hours a day. Bayad tayo. So pag ininjan mo ang tao, after lunch break, naana sa mga mall, nagpapasyal-pasyal na. Pag nangyari yan, uli, I will dismiss ka sa... Ayon sa Civil Service Commission o CSC, nakahanda silang tumulong sa Pangulo na mabantayan ang mga opisina ng gobyerno at lokal na pamahalaan. Meron silang Public Assistance Office kung saan pwede magsumbong ang publiko. Meron ding mala call center para tanggapin ang mga sumbong. Sa revised rules on administrative cases, pwedeng masuspinde ng 6 na buwan hanggang 1 taon ang pabayang government employee sa kanyang unang paglabag. Sa pangalawang paglabag naman, pwede siyang tuluyang matanggal sa trabaho. Pag sinabi mong dismissal from the service, ano yung mga accessory penalties? You are already barred from perpetual from government service. Hindi ka na magiging eligible. You will also lose your benefits. Paalala ni Bala, 1 oras lang ang lunch break at dapat meron pa rin empleyadong nagtatrabaho habang nakabreak ang iba para tuloy ang serbisyo sa publiko. Pag merong silang pangalan, una namin, inire-refer siyempre doon naman sa ahensya. Mag-investigate sila pagkatapos kung meron, mismo na ang ahensya ang mag-impose ng penalty. Pag-aaralan din daw ng CSC kung paano maipatutupad ang direktiba ni Duterte sa PAGCOR o Philippine Gaming Corporation na pagbawalan ng lahat ng mga taga-gobyerno at kanilang pamilya na pumasok sa mga kasino. Ayon naman sa PAGCOR, maglalabas sila ng direktiba sa mga susunod na araw kaugnay nito. Sandra Aguinaldo, GMA News.